Magandang araw mga ka-airshop. Bali sa video na ito ay mag-unbox muna tayo ng yung bagong pistol. So ito yung KJ Works MK1. Okay. So tingnan muna natin kung anong laman nya ta. Okay, ito meron siyang booklet dito. Dito nakalagay yung mga iba-ibang units ng KJ Works. Mayroon pistol and rifles. Sa lahat to, gas type. Okay. So, ito yung MK2 nila na CO2 lang. Okay. Yung manual ng ating MK1. Okay. Diyan yung mga parts niya. Okay. Paano ino-operate. Okay, ito na yung ating pistol. So, dahil nga mura siya, siyempre may mga piyesang ano, sabihin natin tinipid dito sa airsoft na ito. So, magsimula muna tayo dito sa receiver niya sa taas. So, dito, ito ay gawa lamang sa plastic. Yeah, maliban dito sa kanyang rear sight. Ito gawa sa bakal 'yan. Yan. Pero dito, 'yan yung outer barrel. Saka to, 'yan plastic na 'yan. Pati yung kanyang lower. Yan, plastic din 'yan. Kaya ako napapansin yung mismong magazine lang talaga yung nagpapabigat sa kanya. Pagka ito lang yung hinawakan nyo para lang kayong may hawak na ordinaryong pellet gun. Tapos, non-blow back siya. So, ibig sabihin, hindi nyo nga kailangan ikasa. Okay, pagkalagay nyo ng magazine, go na, pwede nyo nang iputok yan. So, dahil non-blow back siya, syempre, yung trigger niya medyo malayo yung ano, pag-pull, kailangan talagang kalabitin yung maigi. So, tingnan nyo. So, yun, ganun siya kalayo. Saka medyo siya matigas kalabitin kasi nga, hinihila mo rin pati yung spring nung kanyang hammer na nandito. Kaya medyo matigas siyang kalabitin. Pero ang maganda sa non-blowback pistol, less movement yung pyesa niya. Hindi siya katulad ng iba na blowback pistol na napapwersa yung ibang pyesa. So, kaya kahit plastic ito, may katibayan din naman tong gantong unit. Basta wag mo lang madadaganan kasi nga, may mabibiyak dito, lalo dito sa part na to. Yan, may mabibiyakin dyan pagka nadaganan nyo. Kaya tamang ingat lang. Okay, mapunta tayo sa kanyang mga function. Una, dito sa kanyang safety. Yan, pagka naka-F, fire. Ayan. Tapos, pagka naka-S, safety. Ayan. Sa kanyang, ito yung kanyang hop-up adjuster. Diyan yung, gagamitan nyo siya ng manipis na allen wrench para ma-adjust nyo yung kanyang hop-up. Tapos, dito sa kanyang rear sight, metal. Na-adjust din naman yung kanyang taas, yung elevate nung kanyang rear sight. Pati yung left and right niya, ayan. To. Kailangan nyo ng negative na screwdriver para ma-adjust nyo yung left and right na. Depende kung medyo tumatagilid yung talsik ng bala. Tapos, yung kanyang mag-release nasa ilalim. To. So, wala kang pipito dito. Talagang kailangan yung hilahin to para matagal yung magazine. So, ang kagandahan sa ganito, kung gagamitin nyo siya sa laro, hindi siya basta-basta bibitaw. Hindi yan basta-basta, baga di kayo basta-basta mawawala ng magazine sa game site kasi hindi ito basta-basta bibitaw. Yan. Diba? Yan. So, ganito ng gamit niya. So yun lang naman yung kalimitan na function nito.
Tapos sa kanyang magazine. Okay, full metal syempre. Tapos single stack 17 rounds. So, simple-simple lang naman yung kanyang ano. Maganda dito, wala siyang plastic dito. Wala siyang maglip na plastic kasi nga binuo na siya dito eh. So, maganda matibay kahit medyo kahit bumagsak to, tingin ko hindi to basta-basta masisira. Kasi metal to eh. Yan. Okay. Tapos, tingnan natin yung internals. Silipin natin yung basic internals niya. Tatanggalin niya yan. Yan. Ang taas hihilahin yung tumuba. Yan. Tabi muna natin yung karton. Okay. So, ito. Ngayon, yan lang yung mga pyesa niya. So, ito kasi yung metal naman yung internals niya. Kaya, matibay yan, tatagal yan. Kasi sa totoo lang, yung isang unit ko dito na ginagamit ko rin sa laro, eh, almost 4 years na. Eh, wala pa ako pinapatang spare parts doon. Na maliban lang doon sa kanyang half rubber, yun. Yun yung kanyang inner barrel. Gawa siya sa brass. Ito yung kanyang half chamber. Ito yung kanyang half adjuster. Okay. Tapos nandito yung kanyang mainspring ng hammer. Ayan. Ito ka rin yung mismong spring housing niya. So, ayan. Diyan tutukod yung hammer. Okay. Ito yung pala yung mismong hammer nyo. Okay. Ngayon, subukan naman natin kung gaano ito kalakas. Kung gaano, kung ilang FPS yung kaya nito. Okay, nakita nyo kung ilang FPS yung nagawa niya. So, medyo may kalakasan, 'di ba? Halos mas malakas pa siya kaysa doon sa ibang AEG rifle. So, ito naman ay ipapakita ko kung gaano naman kalaki yung damage na pwedeng magawa ng ganung FPS. Okay, kung nakita nyo, talagang nabutas yung lata, no? Medyo may katigasan nyo, lata ng sardinas yun. Yun nga lang, dahil sa sobrang lakas niya, ang downside nun, eh, hindi siya ganun ka-accurate. Unang-una, kaiksi nung barrel niya, tas yung half rubber niya, medyo manipis din. So, meron ako modification na ginawa. Makikita nyo yun sa unang video ko. Kasi una, talagang may modified ko yung unang MK1 ko eh. Tapos ginawa ko ng video. So makikita nyo yun dun sa aking mismong channel. Kaya kung bago pa lamang sa aking channel, eh pindutin mo na yung subscribe button, pati yung notification bell,
Kasi yun ay malaking tulong sa aking munting channel at para maging updated ka na rin sa aking mga bagong videos. Ayun lang mga ka-airshop, kung meron pa kayong ibang mga katanungan, i-comment yun lang doon sa baba. Nang sa ganun, eh pwede ko itong masagot kung halimbawa mayroon pa akong hindi nababanggit tungkol dito sa unit na ito. Okay, salamat!